live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil LAURENA. Happy ang muli sa bawat isa sa atin ngayong tanghali, mga kapatid. Bagamat hindi natin kasama ang ating mahal na pastor, ay may mga kalalakihan na hinuhubog upang sa ganon ay anuman ang mangyari ay tuloy-tuloy ang programa na The Baptist Lunch. Salamat sa Panginoon na sa unang presentation ng Baptist Lunch ay nagkakasama-sama tayo. At tatandaan ang ating tema ngayong taong ito, ngayong bagong taon ay Happy New Year, dear. Yes. Alam niyo mga kapatid, sa atin, lalong-lalo na sa ating mga pamilya, no? Ang pinaka-main effort talaga na nagdadala ng pamilya ay walang iba kundi yung mga magulang. Ang tatay at ang nanay. At kung ano ang ano yung goal ng mga magulang ay siya yung siya yung lalakaran ng mga anak, lalong-lalo na hindi naman sila nananatiling bata, no? At napakaganda na merong makita sa loob ng tahanan pa lamang na may kaayusan at may magandang pamilya na siyang itinatag ng Diyos, no? Mga kapatid, ipanalangin natin yung ating mahal na pastor dahil of course, panahon kasi kayo ng tag-trangkaso, mga kapatid. Wala pa yung mga virus na yan. Yeah, pabago-bago kasi. Eh, nasa Pilipinas tayo. Tama yan. Lalong-lalo na ngayon. Mainit, tapos malamig. So, wag tayong kabahan. Hindi ito yung bagay na siya magpapahinto sa atin sa gawain ng Panginoon. Sundin lang natin yung mga nararapat nating gawin, naturuan na tayo kung ano nararapat nating gawin. Protocols. Oh yeah, tama. Yeah. Brother Rudy, yeah. hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Amen. No? Buhay natin ay mula sa Diyos at walang makakakuha ng ating buhay maliban din sa Diyos. Di ba, Brother Rudy? Amen. I believe. At unang Martes ng taon at unang pansahing papawid din po ng The Baptist Lunch sa taong ito. At ang maganda nito, kapatid, ang Martes ay dinesign para sa mga kababaihan mga nanay. Oo, para sa mga nanay upang ayusin o ano ang kanilang plano para mapaganda ang pagsasama. Kung paano matutulungan ang kanilang mga asawang lalaki. Yes. Oh, yeah. At ang maganda nito, sa unang paghihimpapawid ng Baptist Lunch, ay ang tatay at ang nanay ay magkasama ngayon. Amen. Oo, alam mo, wow. sa buhay mag-asawa, Brother Rudy, ay talagang masaya ang magkaroon ng sariling pamilya. Yeah. At of course, huwag kayong matakot dahil ang pamilya ay disenyo ng Diyos, no? At dapat lang natin malaman kung paano mapapaigi yung ating pagsasama, yung pagsasama ng mag-asawa, tama, no? Kasi kung tayo ay lalakad labas sa kalooban ng Diyos, magkakaroon ng kaguluhan. No, yes, Brother Rudy? I believe. Pero kung iisa lang yung ating batayan, no? Ang ating batayan na ano ba ang ating nararapat gawin, ay nandito na sa salita ng Diyos, Brother Rudy. Yeah. Ay, ito yung the best manual para sa pagpapamilya. Di ba? Tama ka. At itong programang ito ay tiyak na dinisenyo para makatulong sa mga mag-asawa. Hmm. At higit sa lahat upang pakinabangan ng mag-asawa at ng pamilya at mapaganda ang pagsasama ng pamilya. At saka, Brother Rudy, hindi lang ito naaangkop sa mga mag-asawa, kundi naaangkop din ito, Brother Rudy, sa mga nagpaplanong mag-asawa. Tama, alam niyo po ang kagandahan dito sa ating church, no? From birth to death. Ay, may programa ang simbahan. May programa ang simbahan. Ano, bihira sa institusyon na talagang nakikialam sa pamilya, no? Tama. Na walang ibang layunin kundi sa kaayusan at sa kagandahan ng pamilya.
At yan ang isa sa ipinagpapasalamat natin dahil napunta tayo sa isang simbahan na may plano talaga sa buhay at pamilya natin. Tama yun. Tama, Brother Rudy. At saka pasasalamatan natin sa Panginoon. Of course, wala tayong, hindi ko naman talagang sinasabi, hindi naman natin na masyadong sasabihin na ginujos natin si pastor kasi minsan may mga tao na masyado yung inililif yung inyong pastor. Of course, kung meron man tayong dapat ilif, ay kundi yung ating mahal na pastor. Kasi siya po yung nakakaalam kung papaano natin tatahakin ang maayos na buhay, lalong-lalo na sa buhay pagpapamilya. Kaya mga kapatid, tulad nito, hindi maayos yung boses ng ating pastor, no? At lagi niya sinasabi, isang araw hindi na ako makakapagsalita. Yeah. Paano na lang kung wala ka, Brother Noel? Tulad dito ngayon. Opo. Kung walang hinubog ang ating pastor. Kaya talagang it's always a privilege na magamit tayo ng Panginoon sa gawain ng Panginoon. Wala tayong may pagmamalaki, no? Kasi kung yung sarili natin ang maitataas, ay, of course, isang araw mawawala tayo sa gawain ng Panginoon. Pero kung lagi nating itataas ang Diyos sa ating, anuman ang ating gagawin, talagang mananatili at ang gawain ng Diyos ay lalong lalaganap. Yeah. Lalong-lalo na, ang pamilya, mga kapatid, ay isang pinakamahalaga ring institusyon sa ating lipunan. Yes. Kasi yung nakikita natin dyan na pakalat-kalat sa kalsada ay nagmula yan sa isang pamilya. No? Amen. So, isipin, lagi ko nga pinapasalamat sa Panginoon. Salamat sa Diyos na ako ay naligtas. Salamat sa Diyos na ako ay tinuruan niya na mahalin ang gawain ng Diyos. Kasi kung, tignan mo na ba yung kasuotan natin, Brother Rudy? Sino ba naman magsasabi na yung isang vendor ay may kanyang kasuotan ngayong tanghaling ito? Di ba? Sino magsasabing vendor itong nasa harap ninyo? Executive yan sa harapan ng Diyos. Amen. Diba? Amen. Amen. So, pero kapatid, teka. Tandaan natin na ang show na ito ay bisita lang tayo rito. Akala ko tayo ni yung host eh. Huwag mo kalilimutan. Ay, ganun ba? Pinahiram lang tayo ng oras dito. Baka yung mga host dito. Akala ko, sabi. Siya pang matenga. Sabi ko eh, talaga titirahin na natin ito, Brad. Abay, kanina pa ako tinitingnan. Okay, so, mga kapatid, ay ating i-welcome ang mga host dito sa programang ito. Kaya mo ng pagkakataon bumati. Bumati ang ating host na si Ma'am Marinelli Dolor. Happy New Year sa inyong lahat and welcome po sa The Baptist Lunch Tuesday Edition. Sana ay nasa mabuting kalagayan kayong lahat at ready para sa ating New Year's episode na Happy New Year, Dear. Diba? Sa aking dear na nanonood ngayon, amen. Hi Daddy! Amen. Enjoy your time with the boys, at si Nanay, at si Ate Nida, at si Ara. At syempre, ang ating West Bank family, magandang tanghali po sa inyong lahat. Ayan. Amen. Hello po! Amen! Salamat po! Sister Cynthia! Happy New Year po muli sa lahat! At ngayon ay ang ating first Tuesday episode ng The Baptist Lunch for this year 2022. Nakakalungkot na for this first day, for this year, hindi natin kasama ang ating pastor. Sa kadahilanan nga po na sinabi ni Brother Noel kanina na medyo hirap po talaga siya ngayong magsalita. Pastor, alam namin na nanonood kayo get ngayon. Get well soon po. Opo, get well soon. Good afternoon po. Pero bagamat wala po yung pastor natin, kailang magpatuloy tayo. At marami rin po salamat. Nagkaroon rin po ng pagkakataon muling magkasama kami ng aking dear husband. Wow! Amen! Kapatid na Noel, okay. Amen. Pwede mo rin batiin yung mga area mo? Sa lahat ng area ko, mga South family, mga West family, at saka ang pinakamamahal kong pamilya, oh, wow, na area, yung fan note. Area. Amen. So, Brother Rudy, balik tayo sa ating tema ngayong umagang ito na New Year, Happy New Year, Dear. Yeah. Ano po? Okay. Alam niyo, mga kapatid,
pagpapamilya ay punong-puno ng pakikipaglaban sa Diablo. Yeah. No? Pero alam mo ba, Brad, excited ako ngayon kasi ito yung unang tagpo na ang mga nanay ay nakatapat natin. Amen! At ang maganda nito sa pinananabikan ko, personal ko maririnig kung ano talaga ang mga bagay-bagay na nakakapag-dear sa kanila. Sa kanilang asawang lalaki. Sa kanilang asawang lalaki. At ano rin naman ang bagay-bagay na na gusto nilang maranasan nila at maramdaman nila upang maidir din sila ng kanilang mga asawa. Amen. Wow. Alam niyo, talaga masaya talaga ang masaya talaga itong programang ito. Alam niyo ang kagandahan dito sa programang ito. Hindi po ito scripted, brother. Yeah, Ruti. Ito scripted. Yeah, true to life story to. Tama. Kaya nga napakabuti ng Diyos na tayo mismo natututo. Ha? Maging sa mga katanungan ng ating mga viewers, mga kapatid, no? Kami mga kapatid, kami ay natututo sa inyo. Ngayon na siyempre, atin naman na tatanungin itong dalawang magiting na host nitong programang ito. Kung ano pa talaga yung Happy New Year dear nila sa kanilang asawang lalaki. Okay? Wow. Si Sister Cynthia. Unahin mo na. Sinalang na. Ako po personally, bilang isang tubong Kabitenya, ay may pagkakarinyo sa ako. At yan naman po talaga yung pinapakita. Lahi yan ni Diego Silang. Diego Emilio Aguinaldo yan. Atensya na, oras ni Piligro kasi. Unawain nyo na. Sige, sige. Go ahead. Emilio Aguinaldo. Tagakawit. Opo, medyo kompo talaga. Natural po sa akin ang pagiging karinyosa. Kaya po, si Brother Noel naman po, meron siyang katangian bilang isang sundalo, bilang isang tao na may strong personality, kailangan niya na yung magsusot sa kanya. Kumbaga eh, yung sweet and sour sauce. Oh, diba? Ayos ha. Oh, diba? Ikaw yung sweet, siya yung sour. Ako yung sweet, siya yung sour. Dadali mo, partner! Ayun po. At pag kinain mo si sweet, delikado si diabetic. Si sour, yung mga masasakit yung lalamunan. Pero pag pinagsama yung dalawa yan, perfect. Alam ko na kung ba't nagka-diabetes si Sir Noel na sobrahan mo ng sweetness. Hindi, pero namang sour din niya eh. alam niyo kasi mga kapatid, sa amin kasi mga kasundaluhan, talagang napakahirap na mag-adjust. Kasi hinubog kami na magsalita ng malakas. No? Magsalita kami ng malakas at maliwanag. Kaya minsan, nagkakaroon ng nami-misinterpret ng, of course, lalong-lalo ng aking may bahay. Kasi bihira po sa sundalo yung talagang pabulong magsalita, Brother Rudy. Yes. Yan po. Pero sa biyaya naman ng Panginoon, ay lahat naman ay naisasaayos. No? Kaya nga, kaya sabi nga, Happy New Year, dear. Di ba? Yeah. So, pwede naman natin mabago yan sa pamamagitan ng pagsasalita ng malumanay. Kaya, huwag kang mag-alala, Mommy Love. Pag-aaral sa biyaya ng Panginoon ay ating gagawin yan. So, mag-excuse na muna kami ni Sir Rudy, ha? Kasi, puno na lang nalanggam, sir, eh, di ba? Tama. Nilalanggam na tayo dito. Oo, bagamat ganun siya, syempre, so haba naman din na ng panahon, biyaya ng Panginoon talaga, biyaya ng Panginoon. For 24 years na po kami running, for 24 years na po, ay andito pa rin kami, andito pa rin tayo. Amen. Kahit may kaguluhan kung bakit ba naman itong Diablo o tuwing may mga ganitong may mga programa, may pag Sunday, yung mga oras na patutungo tayo sa gawain, diyan siya aatake dahil, siyempre, totoo, kaaway niya tayo. Sino nga ba naman yung kanyang lalapitan? Siyempre, yung kaaway niya, yung guguluhin niya. Oo, kasi alam mo, Sister Cynthia, alam mo talaga, galit talaga ang Diablo sa mga pamilyang sumasamba at nananalig sa Diyos. Naniniwala ka ba ng Brother Rudy? Naniniwala ko sa bagay niya. Sabi nga ng iba, mabuti pa yung unbeliever, ang sweet-sweet nila. Hindi sila ginugulo ng Diablo. Of course, pag-aari na sila ng Diablo. Tama! Basta, oh, pag-aari ko guli ka.
ang guguluhin talaga ay yung talagang humiwalay sa Diablo. Yung hindi niya kakampi. Yun. Kaya kung gusto niyo umayos yung buhay niyo, aba, ay, sinong kakampi niyo? Hindi, ibig sabihin yung gusto niyo tahimik, hindi, kasama yung gulo. Kasali yan sa paglago. Oo, sabi pala ni Tony Jopenes, sana sweet and spicy na lang. Talaga okay. Naman. Okay. Si mahilig ang sweet. Spicy. Oo, siya ang spicy. Pwede, mas mainam yan. Alam nyo kasi, mga minamahal na taga-subaybay, hindi mo, walang mag-asawa na hindi nag-aaway. Di ba, Brother Rudy? Tama walang dyan, nag-asawa. Kapatid. Of course, talaga, ang pinakamahalaga, humantong man kayo sa pag-aaway, ay huwag kayong manatiling magkaaway. Yes. Kundi, may solusyon. Ang sekreto namin ni Sister Cynthia, pag lumuhod na kami, nanalangin sa Diyos, tapos na ang lahat. Yes. Totoo po yan. Meron pang isang pangyayari sa amin. Meron kami medyo nag-argument, ganyan. Nag-sparring. Palitan talaga. Ay, bigla ba namang during yung talagang on time na nagkakaroon na sparring? Biglang nanalangin si Brother Noel na malakas, Panginoon, kontrolin niyo po yung pangyayari. Ay, wala akong gagawin, kundi manahimik. Ay, kausap niya na ang Panginoon. Ang bihira. Sekreto yan, ha? Sekreto yan, ha, kapatid? Ano nga, yan ang tinutsalabi ni Pastor. Iparinig mo yung panalangin mo sa iyong kasama. Amen. Kapag yun ang pinaka mapapangyarihan. The purpose na upang wag masira ang pamilya at wag lumaki ang anumang alitan. Sa akin, nangyari po yun sa akin sa anak ko. At the height of, talang galit na kita ko sa mga bata. Sabi ko, Lord, ikaw nang bahala sa mga batang to. Okay, tumahimik sila. Tumahimik. Ay, pambira. Kausap mo na ang Panginoon. Kasi karamihan kasi sa mga nasa sitwasyong nagtatalo, nagpapatangay ng emosyon at hindi na tuloy nakakapag-isip kung ano ang tama. Yun. At lalong nalilimutan na sila ay may Diyos na dapat lapitan. Yes. At doon idulog anumang bagay na hindi na pagkakasunduan. Tama yan. Oh. The best doon. Oh. Kaya tuloy natin si Sister Cynthia. Ano naman sa Sister Cynthia ang iyong ngayong 2022 di ba? Nakalipas na ang 2021 at tayo ngayon ay naharap sa panibagong taon. Ano ang masasabi mo upang sa mga naranasan ng mga nakaraang taon at sa panibagong taon na ito na yung nahaharapin nyo bilang mag-asawa natin pala, no? Ay para lalong mapaganda yung ating paglilingkod sa Diyos at lalo higit sa pagsasama. Isa yan, pagsasama. At yung magkaroon tayo ng maayos na relasyon sa Diyos. No? Ano ang bagong taon mo sa iyong minamahal, Sister Cynthia, ngayong taong ito? Sa akin, paninindigan ko itong Proverbs chapter 12, verse 4. A virtuous woman is a crown to her husband, but she that maketh ashamed is rottenness in his bones. Oh, sa Tagalog, kinuha ko rin yung katagalugan nito. Ang mabait na babae ay putong sa kanyang asawa. Wow. Ngunit, siyang nakahihiya ay parang kabulukan sa kanyang buto. Wow. Kaya ang sa akin, syempre, ayoko naman mapalagay ka sa kahihiyan. Kaya gagawa ko ng mga sasabihin ko, gagawin ko, at mga pagpaplanuhan ko, yung maitataas ko pa rin bilang ikaw ay aking asawa. Yung pangalan mo ay... Maingatan. Maiingatan. Siyempre. Wala nang greatest gift akong maibibigay kundi yan. Matatagpuan mo lang ang mga virtuous woman, yung mga kababaihan na may salita ng Diyos. Amen. No? Naniniwala po sa sinabi kasi, mo. Wala yan sa tabi-tabi. Wala yan sa tabi-tabi. Wala yan sa mga unbeliever. Ang virtuous woman ay nasa mga kababaihan na may takot sa Diyos at naniniwala sa salita ng Diyos. Yun ang napakalaga. Tuloy natin, Sister Cynthia, no? May nais ka pa bang, of course, sagarin mo na. Pagkakataon natin to eh. Kasi pag niratrat na namin na Brother Rudy to, wala na naman. Sagarin mo na, Brad. Ayun, continuation
pa, I will be forever a crown to you. Ano ba ang crown? A reward, corona, of victory, or mark of honor. Ayun. Ayan. At titignan mo yung ano, titignan. Alam mo yung corona, isang dangal yan eh. Brother Rudy, no? Lalo, nakikita mo yun sa mga patimpalak, mga gano'n, yeah, na pag yung isang nanalo ay kinoronahan, talagang lahat ng paghihirap na dinarasan niya, yung pagsasanay, ay talagang makakalimutan niya. Yeah. No? Ay, kasi alam mo, Brad, daig ng crown ang medal at saka yung mga ribbon na isinasabi. Yeah. Tama. Amen. Yan. Oh. Iba talaga ang crown. Yeah, siyempre. Ikaw nga, maging ginoong Pilipinas ka, tapos bigyan ka ng corona. Aba? Pwede ba yan, Brother Rudy? Ang babae lang ang kinokoronahan, di ba? Oh, hindi ko alam kung talagang kinokorona. May corona naman ng mga kalalakihan. Parang may hari. Diba? Bihira ko makikita medal, yan. Medal sila. Medal. Kaya nga. Kaya siyempre, of course, kaya salamat sa Panginoon na tayo ay may salita ng Diyos na basihan ng kaayusan ng ating pagpapamilya. Okay? Gusto ko po palang basahin yung sabi ni Ma'am Christy Trindad. Sabi niya, tama si Brad Noel, kailangan loud and clear pero hindi reason na hindi natin ipakita ang sweetness. Ayayay! Alam mo, may ayayay pa. Alam mo, Ma'am Tina, talagang yan ang lagi kong iniiyak sa Panginoon na talagang magkaroon ako ng malumanay at katulad na sinabi mo, may paano natin yung sweetness, di ba? Of course, siyempre, pag sweet kayo ng iyong, ano, ng iyong may bahay, ay may magandang samahan kayo. Kaya sabi ka, papatunay yan. May resulta mangyari dyan. May maganda kang harvest. Yes. Di ba? Yes. Kasi hindi ka pa pwedeng harvest kung hindi maganda ang iyong punla. Tama. Di ba, brother? Kaya may dagdag pa si Ma'am Tina. Sabi niya, lalo na kung nabsog, mostly basag na ang eardrums, kailangan loud and clear at may sign language pa. Yeah. Kaya, dapat kasi natin maunawaan yan. Hindi naman kagad-agad, of course, lalong-lalo na, yun kasi ang aming nakagisnan, di ba? At kita mo nga, yung sabi nila, pag sundalo, stricto eh. Hindi. Ang sundalo, mapagmahal. Wow! Siyempre, sabi ni Ma'am Tina, lalo na raw kapag nabsog. Di ba? May sigaw na, may sign language pa. Eh, siyempre, pakinggan natin yung may bahay ng isang nabsog. Diba? Happy New Year, dear, ng ating kapatid at si Marnelli. Oo, bago ako magpatuloy sa aking Happy New Year, dear, gusto kong batiin si Sister Leia, ang ating sign language interpreter. Amen. Ngayon. Diba? Parang in love eh. Panangiti eh. alam mo ang kagandahan ng ating programa sa church, ano? Paangat ng paangat eh. Diba? Nagsimula, alam mo, kung maalala ko lang yung kung paano nagsimula ang Baptist lands, talagang napakalayo na ng narating. Narating, no? Yes. Kita mo, ay ba, pang-international na to eh. Tingnan mo, di ba? Marami, nung kami nagra-rides pa ng mga riders, may mga na-rides kami na o binisita na mag-asawang mga pipe. Definitely. Kaya, ito'y pakikinabangan talaga. At knowing na meron tayong ganito, hindi natin alam na meron din nanonood ng mga depth sa atin. Tama yan, no? Maiunawaan talaga. Para nila maabot natin yung pangangailangan nila. Pangangailangan nila is spiritual. Spiritual. So lahat ng may mga kakilala dyan na deaf and mute, huwag niyong kalimutang i-share ang link para makarinig sila ng Word Amen. Of God. Yeah. At may matutunan sila. So balik po dun sa tanong ni Sir Noel. Amen. Bilang ano po, kami po kasi ni Julian, I think we live a very unconventional life. Hindi po kami yung usual na military family na magkalayo. Parang the whole time ng military service niya, mula nung kinasal kami, lagi po kaming magkasama. Amen. So the only time po na hindi kami nagkasama was nung nasa Zamboanga siya na-assign. Pero binibisita pa rin namin siya every month. Uh-huh. So medyo kapag ka nagtatanong sila, may hirap pa rin naman. Pero through the years po, isang blessing po yun na lagi kami nagkakasama. So, kahit na lagi kami nagkakasama, meron pa rin palang mga bagay na hindi mo pa, na nadidiscover mo. Yeah, yeah. Lalo na yung mga hindi talaga nagkakasama. Oh, so, this year, I would like, siguro ang gagawin ko is to
do more kung ano yung mahilig niya na gawin sa kanya. Man. Usually po, gusto ko siyang masahiin, kaso lang po, tulog na siya. Pag nauna pa yung tulog niya kaysa yung time ko na magmasahe sa kanya. Kasi di ba tayong mga nanay, patapusin mo natin lahat ng mga dapat tapusin bago tayo pupunta sa bed para matulog or magmasahe. So, kagabi po, sabi ko, sige, i-mamassage ko siya. Pag tulog, eh, tulog na siya, hindi niya na mararamdaman. Pero malamang magigising yun kung ginawa mo lang. Hindi, pag tulog talaga siya, tulog na siya. Kasi yung masahe, nakakatulog na siya, isang paa pa lang eh. Wow. So, siguro aagahan ko na lang para makatulog siya ng mahimbing. So, sa ating mga asawa na nanonood ngayon, I challenge you na... Nakabakasyon siya ngayon, di ba? Yes, hanggang bukas. Wow! So, sa mga nanonood na mga asawa ngayon, spend time with your husband and get to know them more kung ano yung mga gusto nila na nafe-feel nila yung pagmamahal niyo sa kanila. Amen. And speaking of Navso, gusto kong batiin si Lieutenant Commander na ba si Queenie? Queenie Duran sa Navsog, Cavite. Nanonood siya ngayon. Amen. Hi, Queenie. Thank you for watching. Hello, sir. Thank you very much for watching. I-share mo to sa lahat ng mga nanonood dyan sa Navsog na may mga asawa para matuto din sila kung paano alagaan ang kanilang mga asawang Navsog o yung mga asawa na may Navsog na asawa. Wow. Amen. Amen. Alam niyo, mga kapatid, mahirap talaga ang buhay ng isang sundalo, no? Ako personally, nasasabi ko, mahirap ang buhay ng isang sundalo kasi hindi ka man okay lang 'yan sa mga binata, yeah, no? Pero kapag ikaw ay family man, of course magkakaroon ka rin ng pamilya kung saan sana didestino ang iyong yung sundalo. Apo. No? At siyempre, hindi ka makakatanggi hangga't nasa serbisyo ka. Mm-hmm. Kaya nga kung walang maggagabay sa pamilya ng isang sundalo ay mapapariwara, yeah, no? Kaya nga ako nakita ko sa loob ng 27 years na pagseserbisyo ko ay nakita ko yung buhay ng sundalo, no? At nakita ko yung buhay pamilya ng sundalo, no? Kaya nga salamat sa Diyos na tayo ay naririto sa church ay may nangangalaga sa atin, yeah, di ba? Laging may nagpapaalala, no? Anumang uri ng pagsubok, problema ang dumarating, lalong-lalo na Brother Rudy, kapag may sakit yung misis mo, yeah, gusto mong umuwi, hindi ka payagan. Totoo yan. Actually, Brother Noel, kung nangyayari yan sa kusundaluhan, yung mahiwalay kasi na destino yung sundalo sa ibang lugar tapos maiiwan yung kanyang pamilya. Yung kanyang asawa at kanyang mga anak, ay sadya talagang kalungkutan at alalahanin niya ng isang lalaki. Mm. Katunayan, hindi lang lalaki ang nag-aalala, pati din yung asawang babae. Of course, oh, tama yan. So, either sundalo o hindi, sa aming mga viewers, alam namin na mahirap po talaga ang sitwasyon na ang mag-asawa ay magkahiwalay. Yeah, mahirap yung tinatawag na long distance relationship. Yeah, tama yan. Oh. At kung walang prinsipyo na pangahawakan ang bawat isa at walang matibay na pundasyon, tiyak na mauuga talaga ang pagsasama. Tama yan. At dahilan sa ganito, ito New Year's na, at ang ating topic ay... Happy New Year's, dear. Alam niyo ba yung the word na dear ay yan yung sinasabing highly valued. Yeah, highly tama, valued. Tama. Yung mataas na pagpapahalaga. Mahal. Mataas. At ang pinakamahal. Ang equivalent na word niyan ay precious. Wow! Yan ang equivalent pinakamahalaga. Yun. So, talagang pag ikaw kasi ang nagkaroon ng asawa, sabi nga ng Biblia, whoso findeth a wife, findeth a good thing. Yeah. Diba? And obtain favor of the Lord. Mm. So, nung tayo nagkaroon ng asawa, sabi ko, talagang precious thing yung bagay na yan. Tama yan. At yan ay galing sa Panginoon. Yeah. So, dapat lang talagang i-dear natin ang ating asawa. Yun. I-esteem natin ng talagang high valued na pag-estima. Tama yan. Talagang pahalagahan ng mabuti. Mm. Kaya ngayon nararamdaman mo, Brad, nung ikaw ay nasa serbisyo pa, yeah, at pag nadistino ka sa ibang lugar, iniwan mo si Ma'am Cynthia at yung iyong mga anak, nag-aalala ka kasi
alam mong mahalaga sila eh. Tama yan. At ang maganda nito, may napag-iwanan kang lugar na same marasyon. Yeah. May nangangalaga sa kanila. At yung iniwanan mo, alam mong lugar na yon na talagang the best para sa kanila. Yun yung pinakatamang lugar. Yeah. Yeah. At yan ay prinubide mo, yeah, na prinubide ng Panginoon para sa'yo. Yeah. Wow. Kaya nga, napakahalaga ng, alam mo yun, napakahalaga ng church. Yes. No? Alam nyo kasi, mga minamahal na taga-subaybay, hindi kasi tayo naturuan. No, hindi tayo naturuan nung tayo pa ay nasa murang edad yung kahalagahan ng church. Alam mo ba ang laging sinasabi pag sa church, negosyo lang 'yan, 'di ba? Narinig mo na yan, Brother Rudy? Narinig ko na sa mga unbeliever 'yan, sa mga taong hindi nakakaunawa ng kahulugan ng church. 'Yun. Pero sa tulad natin na tayo na turuan na tayo kung ano yung kahalagahan ng church. Ito na yung ating buhay. Yeah. Diba? Ito na yung ating buhay. At syempre, ito na yung mag-aayos ng ating buhay. Amen. No? Yeah. Kaya nga, sabi rin ng Bible dito, Brother Rudy, sa 2 Corinthians 5:17. Sabi, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Yeah. All things are passed away. Behold, all things are become new. Ano po? Kaya nga sa ganang mag-asawa ay yung mga nakaraan ay kalimutan na natin. Yung yun na eh. Kalimutan na yan. Yun na. Wala na buklatan. Ang pinakamaganda ay isipin na natin ngayon kung ano ang mga hakbang na gagawin natin upang pahalagahan itong precious na wife natin. Iistimahin natin ng mas mataas kasi kung, kesa nung unang taon. Kasi kung mananatili tayo Sister doon sa mga Mayet, hello. Yung mga old things, no? Yung mananatili tayo doon sa old things na negative, hindi tayo makakausad. Wala. Mahirap umusad kapag, kaya nga, may kasabihan nga na ang mga asawang babae daw eh, mga historical yan. Yung nakaraang ilang dekada na nakaraan, uungkatin pa yan. Brother Rudy, may naalala ka bang pangyayari sa'yo bilang isang ama? Parang awa mo na, Brother Noel. Amnesia. Parang awa mo na. Amnesia. Madaling ma-amnesia yung syempre, mga lalaki. Yun nga, sa kaya nga sabi, kakalimutan na natin yun. No? Ang pananatiliin na lang natin ay yung kabutihan, yes, ng pagsasama natin. Ano? Para nang sa ganun ay dahil bagong taon, okay, di lalo pa natin maisaayos yung ating pamilya, yeah, di ba? Kaya nga, kinakailangan natin na sumunod sa salita ng Diyos. Brother Noel, maputol kita dyan, ha? Yeah. Kasi kanina, nagsabi na si Ma'am Cynthia kung ano ang paano kanya ididir ngayong taong ito. Ano? Kaya nga, sabi nga niya, pambira, crown talaga. Amen. Ibig sabihin talagang matutuwa ka talaga sa kanya at talaga magbibigay siya ng kaluguran yun sa iyo bilang asawa. So, ikaw naman, ano naman ang paano mo naman siya ididir itong taon na ito. Thank you, Sir Rudy. Ang dama, brada, yung meaning nung dear ay highly valued. Yeah. At ang equivalent ay precious. Precious. So, paano mo magagawa ang bagay na yan sa taong na ito? Yeah. Okay. Alam mo, Brother Rudy, talagang hindi nangangahulugan na lagi kami rito sa church ay lagi may bate, may lagi maayos ang ating aming pagsasama. Ngunit, alam niyo, pinaka-battle ko talaga sa akin bilang isang anak, isang padre de familia, ang pinaka-ayaw ko sa lahat talaga, yung binubungangaan ako ng babae. Yeah. Yung talagang... Ilista mo yan, Ma'am Cynthia. Yeah, talagang mabilis mag-flare up yung aking tumaas yung sugar ko kasi hindi ko nakasanayan na ako ay binubull out ng babae. Okay lang kung lalaki ang bumubull out sa akin, no? Pero ganun pa man, lagi kong sinasabi na hindi mahirap, no? Hindi mahirap na mag-adjust. Kung ang ating layunin ay
may isaayos yung ating pamilya. Ano po? Kaya nga, siyempre, ngayon taon na to, sabi ko nga kay Sister Cynthia, sabi ko na ganun, you have now a new daddy. Wow! Ah, of course, talagang pinoproseso yan. Di ba, oh, hindi Rudy? Naman yan, Sir Rudy, isang gabi lang eh. Talagang on the process. On the process. Pero hindi ko siya nilalagyan ng tuldok. Koma pa lang yan. Ibig sabihin, may kasunod may yan. Lahat may pag-asa. Tanda mo ha, koma. May katabi yan. May katabi. Koma. Koma. Mabilis talaga ang isip mo talaga, Brother Rudy. Yan ang gusto ko sa iyo eh. Kaya, siyempre, alam nyo mga kapatid, siyempre, sabi nga na, dapat makilala natin kung sino yung ating kasama sa buhay. No? Pinag-aaralan lahat yan eh. Ano ba ang kanyang pag-uugali? Ano ba ang kanyang gusto? Yeah. Ano yung kanyang ano? Ano ba yung, kaya, yung ayaw niya? Diba? Yeah. Kaya nga, para na sa ganun, magtugma tayo doon sa kabutihan, di ba? Mm-hmm. Kaya nga, yun lahat ay sa biyaya ng Panginoon. Sabi nga ni Sister Cynthia, 24 years na kami nagsasama. Yung pagkakaalala ko. Biruin mo, ganun na pala katagal. No? Oo, kasi kung ang taon ang siyang basihan ng ating pagsasama, hanggang kailan magkakaroon ng mabuti at maayos na pamilya. Di ba? Ngayong 2022 na, ngayong bagong taon na, of course, alam naman natin yung mga bagay na hindi maganda. At ano yung bagay na maganda, yes. Di ba? Sa ating pagsasama. Kaya kinakailangan natin laging iluhod sa Panginoon na bigyan tayo ng katalinuhan para maayos yung ating pamilya. Amen. Kaya nga, katulad na sinasabi ko, old things are become new, no? Kaya nga, napakaganda na nitong 2022 ay bago na. Bago na ang inyong new sistema. Daddy. New daddy new na. Daddy na. New daddy. Wala, kung meron man tayong inakala na mabuting pamamalakad nung nakaraan taon, improve pa natin. Amen. Di ba? Ay kung makita natin na hindi maayos, ay kalimutan na natin. Yeah. Di ba? Yan ang kalimutan na natin. Ibigyan ko lang po muna ng pagkakataon na may shout out ang tip ni Sister Girlie. You can be the one to cut his hair. Yung kumbaga, paano mo maipapahayag yung endearment mo sa iyong asawa. Sabi niya, you can be the one to cut his hair and sabihan na pogi every day to boost his ego. Di ba? Tama yan. Ay, ang pogi ng asawa ko, lalo na ngayon, bagong gupit. Kaya kailangan na talagang ibubus natin yung ating kasama. Yes. Di ba? Kasi baka mamaya, kung hindi mo ibus yan, baka yung kapitbahay yung mag-bus sa'yo. Yan, ha? Napakahirap kaya. Baka matukso pa siya, di ba? Okay. Mahirap na. Kaya nga, napakahalaga. At sabi po ni Ma'am Maria Fe Fernandez, sabi niya, hindi daw kasi siya nagmamassage. So, kung hindi po kayo nagmamassage, find other ways po na kaya niyong gawin or kung pwede niyong matutunan, may YouTube na po, pwede niyo pong i-search how to massage at home. May mga ganun po sa YouTube tutorials. Pero yun. Pwede rin naman yung iba, kung may iba, kung mahilig kumain yung asawa niyo, di magluto kayo para sa kanya. Diba? Kaya sinasabi ko kanina, Ma'am Marnelli, na dapat kilalanin natin yung ating asawa. Yes. Di ba? Ay, sa hirap na nagsama kayo ng alamin kung ano ang hilig. Ano ang gusto at hindi gusto. Alamin ang hilig. No? Ano ang gusto at hindi gusto. Diba? Ano ang kanyang kahinaan. Yeah. Ay, hindi, ito, hindi lang naman pagmamatay. Alamin kung nasaan ang kiliti. Ayun. Ito yung sabi nga ni Ma'am Gingging, girlie, sabi niya, Sir, pag binubunga nga ang kani misis, a piece of advice para di ka mag-flare up. Isipin mo na kumakanta lang siya ng kumakanta lang siya. Nang wala sa tono. Maganda. Isipin mo na lang na kumakanta na wala sa tono. Diba? Magandang tip yan. Lagay ka na lang ng tono. Oo. Kaya tayo, natututo sa isa't isa. Yeah. Diba? Alam nyo, ang programang ito, ang layunin natin ay mapaganda yung ating pamilya. Yeah. Diba? Lahat tayo bilang isang pamilya ay may kanya-kanyang karanasan. Amen. Diba? May kanya-kanya. Kaya nga,
Huwag tayo. Kaya sabi ko si kay Sister Cynthia, nag-host siya rito bilang isang ina. Sabi ko, huwag kang mahihiya na sabihin yung na-encounter natin na hindi maganda. I-share mo. Bakit? Dahil para kung sakali man na humantong yung mag-asawa sa ganung bagay, ay pwede na nilang maiwasan. Yeah. Hindi naman yung ilalagay ako sa kahihiyan. Kundi para maging tulong tayo sa mga kapatiran nating may asawa. Tama. Amen. Iba yung nagkukwento sa naninisi. Yun. Yeah. Iba yun. May technique po kami dyan ni Julian. Pagka gusto ko, kapag masama po yung pakiramdam ko, pero alam ko na hindi naman ako sa kanya galit o galit ako sa sitwasyon, sasabihin ko sa kanya, Han, makinig ka lang muna ha. Magsasalita lang ako, ilalabas ko lang yung nararamdaman ko. Wow. So ganun siya, naka-mindset siya makinig sa akin. Apo. So hindi niya ma-feel na sinisisi ko siya o nagagalit ako sa kanya. Pagkatapos nun, okay, tapos na ako. Kasi 'di ba usually tayong mga babae, gusto lang natin magsalita pero ma-release. Oo, ma-release lang siya. At the same time, may ganun ding moment si Julian, sabi niya, okay, magsasalita ako ha. Huwag kang diyan ka lang, makikinig ka lang. Okay. Okay, shock absorber ka ngayon. Tapos after that, okay ka na. Oh, so okay ka na. So ganun siya, pinag-uusapan namin talaga yung mga bagay na yun. Maganda yun. May makikinig habang may nagsasalita. Yes. Hindi pareho nagbabatuhan. Yes. Tama. And kung yung isa mainit ang ulo, yung isa talaga magpapakumbaba. Huwag talagang sabayan yung init ng ulo. Kasi pag nagkasabay kayong dalawa, salpukan talaga. Tama yun. Matindi pa yan sa war ng... World War 3 yan. World War 3. Bago ko po makalimutan, gusto ko pong batiin si Mr. Elvis Marquez mula sa Taiwan. Wow! Sabira. At mula sa Cagayan. Layo ng ano? Oo, at may meron din mula sa Cagayan si James Gumabol. Ay, Gumabol. Kabag-anak ko yan. Gumabol. Gumabay ka. Oo, naputol lang ng konti. Ibang spelling lang. Kaya makabag-anak kami yan. Gumabol. Hello po. At si Lucy at si Cyril, nagpapabate. Hello. Sana all. Sana all. Batiin ko rin itong nasa area ko, si Brother John Casiple. Ito yung pinagkukunan natin ng bigas dito sa simbahan. Wow! Mga may kailangan. Brother John, magandang tanghali sa'yo. Tsaka ito, masugid din natin to, si Ma'am Carmen. Yes. Oh, lagi yan. At sabi po ni Ma'am Marie Chris, totoo po talagang hahanapin mo dapat ang hilig niya. May hehehe pa. Ma'am Marie Chris, sabihin mo sa amin anong hilig ni Sir Gomer. Shoot na, shoot na yan. Amen. Yes. Okay. Kaya napaka pag-aralan natin, no? Pag-aralan natin para lalo nating mapaganda yung ating pagsasamahan sa loob ng tahanan. Alam niyo po yung pinakamahalaga, isa sa pinakamahalaga sa loob ng tahanan, yung magkaroon tayo ng maayos na pag-uugali. Tama. No? Paayos sa pag-uugali. Yun ang tinuturo ng ating mahal na pastor. Kung huwag mong suklian na masama yung masama. Amen. Kundi suklian mo na mabuti yung masama. Okay. Yun yung, kaya yung church na to, lalong-lalo na. Meron tayong iskwilahan dito di ba? Kung manahihirapan kayong baguhin ang ating pag-uugali, mag-enroll kayo sa Philippine School of Scripture. Tama. Ha? Sigurado makakatulong yan. Makakatulong yan kasi it is the only school na ang binibuild up is character. Amen. And character is continuously doing what is right. Kaya napakahalaga yung ating character sa loob ng ating nag-comment tahanan. Nag-comment si Pastor. Yeah. Amen. May comment po si Pastor. Oh. Sharing the best experience of life to others is a great blessing. Amen. Po, tama po yan. Kaya sabi ko nga sa kanina na may bawat isa sa atin, huwag nating itago yung ating mga karanasan. Kung yun ay naranasan na natin, ay hindi naman yan ilalagay sa kahihiyan yung ating pagkatao. Kundi babala yun para ang mga kapatiran natin ay hindi na humantong sa ganun. At maayos yung pamilya. Maayos yung pamilya. Alam niyo, pinakamahalaga sa lahat yung nagsasama na maayos. No? Yeah. Pagsasama na maayos. Kaya salamat sa Diyos na ang ating mahal na pastor ay
patuloy, ano na naman, may bagong programa na naman ang ating mahal na pastor ngitong 2022. Oo, every Saturday. Oo. No. Madadagdagan na naman tayo. Abangan. Madadagdagan na naman tayo ng isang programa na para sa mga young couples. Yes. At makikita mo talaga, hindi tumitigil ang ating mahal na pastor sa pag-iisip paano natin mapapabuti ang ating pamilya. Ang pinakamahirap sa lahat, Brother Rudy, kung ang mga miyembro ay hindi nila sinusunod o hindi nila inaangkin yung programa ng ating mahal na pastor, ay pikaw na, tayo na ang pinaka-miserable Kristiyano sa ibabaw ng lupang ito. Kasi bago pa nga lang humantong tayo doon sa pagkahati-hati ng ating pamilya, naririyan na yung programa solusyon? Ng church. Andiyan na yung solusyon. Kaya nga, kita mo, may growing bulilit tayo, tapos meron tayong team staying alive. Yes. Diba? Para sa mga kabataan. Young people. At tapos, sa preparation. May preparation pa. Oh. Ay, ihahanda ka sa papasok sa pag-aasawa. Tapos, pag ikaw na ay nag-asawa, ay meron ng sasalo na young couples. Mm. Diba? Tapos, kompleto na. Pag ikaw ay namatay, mayroon pang mansyon na nakahanda sa'yo. Di ba? Kagandahan tama, yan eh. Tama. Oh, dito mo. Oh. The best yan. The best talaga. Kaya huwag tayo magpapa-apekto mga kapatid. Ano to? From conception to resurrection. Yeah. May programa. Kaya nga, alam nyo, huwag nating kakalimutan na laging isasama natin sa panalangin ang ating mahal na pastor. Amen. No? Yes, amen. Tatandaan nyo mga kapatid, hindi pa ako handang magpastor sa inyo. Yun lang. Kaya naman, masyado kayo masyado naman kayo seryoso, pinapasaya ko lang kayo. Ano, Brother Rudy, di ba? Brad, iniisip-isip ko kapag ikaw ang nagpastor. Oo. Oh. Paktay tayo dyan. Iniisip-isip ko lang ha. Tapos dito ba? hindi ko po alam kung iniisip yung magstay pa sa simbahan o lalabas na kayo pag sa dito ba? Brother Rudy, wag mo sabihin niya, wag mo ipagdiin na niya, baka hindi na tayo makaulit dito. teka. Masisisanti tayo kaagad. Balik tayo sa pag-uusap kasi mauubos na ang oras natin. Oo nga pala, na, no? O 12, ano na? Ang bilis ng panahon, ha? Ang bilis ng oras, no? 12:58 na, mga kapatid. At meron lang akong talatang babasahin dito. Ang sabi dito sa Ephesians chapter 5 in verse 25, sabi dito, husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it. So, yamang ang pinag-uusapan natin ay yung pag-dear o itong Happy New Year dear. Yeah. Ay lagi kong pinakatatandaan itong salitang husband. Love your wife. Yun. So, yes. Sa totoo lang kasi mahirap i-dear ang isang taong hindi mo lubos na nauunawaan kung gaano mo siya kamahal. Tama yan. Kaya dapat maging panahon na para sa ating mga tatay na talagang ipakita natin, maging showy tayo sa pagpapahayag ng ating pagmamahal. Expressive. Maging expressive. Yeah. Para naman sa ganun, makita rin ng ating mga asawa na tayo ay may talagang pagbabago. Yun. Kasi sabi nga minsan, dahilan sa hindi natin pagpapakita, akala nila ay hindi tayo okay na asawa. Mm. May kulang sa atin. Yeah. So, panahon na para maging expressive tayo. Yun. Simple matter, magpasalubong ka lang ng suman sa madaling araw. Chocolate. Gigisingin mo siya, kain tayo. Tarang ganon. Aba, ano ba naman ang maglakad-lakad muna ng konti kahit 30 minutes? Wow, amen. So maraming pamamaraan. Maraming pamamaraan. Para ipahayag ang pag-ibig. Okay. Yun. Paano natin dinidira? At saka ang pinakamaganda yung binasa mo kanina, Brother Rudy, even as Christ loved the church. So, ano na pattern eh? Ano bang ginawa ni Jesus sa kanyang iglesia? Ibinigay niya yung kanyang buhay. Mahirap nito mga kapatid.
tayong mga nagkaroon tayo ng problema, tinatakasan natin ang problema. Yeah. Wow. No? Asaan ang pagmamahal natin sa ating pamilya? Oras lang, hindi mo maibigay. Oh, eh, itong pattern, tama, buhay ang ibinigay. Buhay, diba? Lalo na kung suman lang, wala pa. Wala pa. Bigyan kita na, mga, eh, kung ano, pwede, alatiris. Yeah. Alam mo ba yung alatiris? Beleleko. Yun. Or pwede pong i-text niya po, diba? Kunwari, in the middle of his business, pwede niyong i-text ang asawa niyo na, hello honey, naalala kita bigla, sana'y okay ka lang dyan. Kikilig-kilig, diba? Yeah. Walang bayad yun, unlimited text. Baka naman sabihin nyo, wala akong load. Oo. 10 pesos lang. Correct. 24 hours na yan. Tsaka sa mga babae na, kunwari may mga asawa kayo na nagpapakita sa inyo ng kabutihan, huwag nyong barahin na sabihin nyo, ay, kunwari lang yan. Ay, yun lang pa. Oh. Tanggapin nyo yung pinapakita niyang kabutihan. Kasi madadala siya pagka binaran nyo, di ba? So mag-thank you ka na lang. Buti nga, di ba? Naalala ka ng asawa mo at dinalhan ka ng suman. Yeah. Kiss! Sabay, hug. O, oh, di ba? Yeah, tama. Pero dapat mag-ano muna, mag-disinfect kung galing sa labas. Ay, oh, medyo delikado sa panahon. Tama. Delikado. Bago ko po makalimutan, sabi ni Ma'am, si Ma'am Girly, no? Sir Noel, maganda pong magpaturo po tayo ng sign language para kapag ka may hindi pagkakaintindihan, mag-sign language na lang para walang lumabas na masama. Tama yun. Tama yun. Oh, sign maganda, language sa hindi kata. Yan. Sign language at hindi kata. Kata. Magkaiba naman yung kata. Pag kata kasi, madugo yun. Pag sign language. Okay. Oh, akala ko po, pag kata po, kay Mamayet po kami magpapaturo. Love you, Mamayet. Magaling dyan si Mamayet. At sabi naman ni Mamari Chris, dapat para mapanatili po ang sweetness, yung mga asawa dapat po laging mag-submit kahit na hindi ka submit. Yun. Yan po ang nakikita ko lagi. In all things, ika nga ni Ma'am Lerma. Yun lagi. Pag nagpa-advise ka dyan, ma'am, hanggang kailan kami magsasubmit sa mga asawa namin, eh ganito, ganyan, ganyan. Ang lagi niyang sinasabi, in all things. Yun. Amen. At sabi ni Pastor Hill, ang masayang asawa ay ang asawang nagmamahal at nananatiling sumusunod sa salita ng Diyos sapagkat ang pagpapala ay ang pangako ng Diyos. Amen. Amen. Thank you, Pastor. Amen, Pastor. Yeah. Pero sa totoo lang, di ba, ang babae, madaling kilitiin kahit galit ka na. Mamaya, pag nakalabit ka lang ng asawa, parang wala, tanggal ang galit. Di ba, naalala mo, nung naliligaw pa yung asawa mo, ang daming sweetness, tapos nung naging asawa mo na, ay, hindi pala totoo yun. Sabi ko, ba't ako nagpapaniwala nun? Ang word niya nga dyan, sabi ko, hindi ka naman ganyan nung naliligaw sa akin. Eh, alam mo, sagot niya, eh, inililigaw kita nun. Nililigaw. Amen. Pero, yan yung kagandahan dito sa church, no? Ang laging isa sa prinsipyo ng ating mahal na pastor ay hanggat hindi mo nakakasama ang isang tao, hindi mo makikilala ang kanyang tunay na pag-uugali. Totoo. Kaya, salamat, Brother Rudy. Yes. At, amen. Amen. At mga kapatid, oras na para muli tayong magpaalam. I hope na ang programang ito ay nakatulong sa inyo. Amen. So, ang maganda nito kasi, ano eh, ang galing lang natin magsimula ngayon, pero parang hirap akong tapusin. Parang ayokong maghiwa-hiwalay tayo eh. Hindi, meron pang susunod na show. Meron pa. Magmumulta tayo. Magmumulta ba? Magmumulta tayo. Nakakabiting kasi. Oh. Alright. So, mga kapatid, bago po kami magpaalam sa inyo, ay bigyan ko muna ng pagkakataon na ang aking mga kasama rito na mismo talaga sila talaga ang host dito na sila muna ay magpaalam po. Amen. So unahin natin si Sister Marinelli. Maraming salamat po sa lahat ng nanonood. Si Ma'am Flor Solomon mula sa Japan at si Rhea Bantasan mula sa Davao. At bago po ako magpaalam, may dalawa pa pong deodorant na hindi nadudro. Ikiklik ko lang po ang draw at para ma-claim nyo na po ang inyong premyo. Oy, Noel, gumabay yan ha. Rick Belmonte, Sir Rick, oy, congratulations! Meron ka ng deodorant! Salamat! Ayan, Pandera. And another one, si
Drum roll, please. Let's see. Hannah Rose Palmes. Amen. Congratulations. Si Ma'am Hannah. At yung last week po, yung baka hindi nyo pa nakiclaim, Ma'am Jenilyn Mandeoya at si Cheryl. So please claim na Cheryl, po your... Cheryl. Please claim your deodorant. Pwede ipadala na lang sa mga... Leader. Okay. Congratulations po sa lahat ng nanalo. Kita-kita po tayo ulit. Next week, dito pa rin sa inyong paboritong kasalo sa pananghalian, ang The Baptist Lunch. Amen. Sister Cynthia. Opo, nagpapasalamat po kami sa programang ito. Ang kataga nga ni Pastor ay... mga tagapagtanggol ng mga nanay. At yun naman po ang nais naming ma-accomplish every Tuesday po, yung magkaroon kayo ng kagaana na akala po ninyo ay kayo nang may pinakamabigat na suliranin. Pero eto po pala, merong mga kaparaanan biblically na napatunayan na hindi lang ina-experiment, kundi talagang na-invest na sa buhay ng bawat pamilya. At yun naman po yung ipinahayag ng bawat isa. Salamat po at magpatuloy po tayong magpalakasan sa isa't isa till next Tuesday. Amen. So, mula sa aming mahal na pastor ay kami po ay magtatapos na ng programang ito. At panalangin natin na sa darating na linggo ay makakasama natin ang ating mahal na pastor sa programang ito. At ayaw po naming tapusin ang programang ito kung nais po naming magbigay pugay sa ating mga frontliners. Alam niyo mga kapatid, may bago na namang kinatatakutan ngayon, no? Pero tatandaan niyo, manalig tayo sa Diyos. Amen. Okay? Yes, amen. So, bigay pugay kami sa mga frontliners. Okay, maraming salamat. Thank you so much sa lahat po ng mga viewers. God bless you all. And God Happy bless New Year. You. Amen. I am thankful for the soldiers who gave themselves each day, assuring that our freedoms will survive. I am thankful for the pilgrims who crossed the stormy waves of an ocean that would nearly take their lives. But as I think of those who spent their lives for God, bringing souls to Jesus every day, these are the real heroes whom we should lift up high. So thankfully we stand and proudly say, real heroes are the ones who stand for Christ alone, giving up their lives to see God's will is done, touching lives for Christ in a world so dark and cold. Let's take the time to thank the real heroes. I am thankful for the preachers who gave themselves each day, and parents who have led the way to Christ. For all who have invested and humbly lived by faith, they paved the way through love and sacrifice. Real heroes do not need applause towards them all. Their friends and folks forsake them. By faith they still stand strong. And one day heaven's King will show them their rewards of the lives they've touched by living for the Lord. Amen. Kami po ay pansamantalang magpapaalam sa inyo mga kapatid. At bukas may magsama-sama tayo, may po sa ating midweek service. At tulad ng sinabi ko, ipanalangin natin ating mahal na pastor para maipaabot sa atin ang mensahe ng Diyos sa araw po ng bukas. Salamat at magandang tanghali sa bawat isa. God bless you all. We love you all. The real heroes.
are the ones who stand for Christ alone, giving up their lives to see God's will is done. Touching lives for Christ in a world so dark and cold. Let's take the time to thank the real heroes. Touching lives for Christ in a world so dark and cold. Let's take the time to thank the real heroes. Let's take the time to thank.